birthday. So ngayon matututo tayo paano mag-pop shove it. So simple lang tong trick na to, pero isa ito sa pinakamahirap i-master na trick sa fingerboarding. So first things first, dapat finger positioning, same solo, pareho lang yung nag-oli ka. Tapos una mong i-consider doing pop shove it is yung difference ng pop na solid tsaka yung pop na may scoop. Kasi one common misconception sa pop shove it is that para mapaparotate mo yung board ng 180 degrees, dapat mo siyang scoop ng malakas o at least scoop. Pero mali yan eh. Kasi based on experience, ako di ko sinuscoop yung pop shove it ko. Ang ginagawa ko is nagpapapa ko forward. So yung motion ng kamay ko is parang ganyan. So mahirap mag-pop ng pop shove it, lalo na kung may obstacle kapag sinuscoop mo siya na malakas. So for example, gagawa ka ng pop shove it nose blend, mahirap siyang ipaabot sa obstacle kapag masyado ka lang suscoop. Pero pag solid yung pop mo, ayun, makakakombo ka agad ng pop shove it. So let's work out on how to make our pop shove it really pop. So first things first, ayun, finger positioning like an ollie. Tapos pag roll in mo, ganyan ang finger positioning, pop ng malakas na parang ollie pa rin, pero yung motion parang pa ganito, hindi parang pa ganyan, pataas lang, simple lang naman yun eh. Yun, so siguro yun lang yung pinaka thing na dapat natin tandaan when it comes to pop shove it, is that yung pop mo forward at hindi backward. So mas madali siyang i-go through obstacles kapag marunong kang mag-pop ng solid. Yun, so ano pa ba? Common mistakes in doing pop shove it, yun. Nag-overflip siya, nag-360 shove. Tapos ano, hindi tumataas ng ganun kataas para makakombo sa obstacle. So just work out in your pop lang, ollie tsaka solid pop, and there you go. Marunong ka na agad mag-pop shove it. So I hope nakatulong itong konting kalaman na dinagdag ko sa fingerboarding. So salamat. Peace out.